Hello everyone, nandito tayo ngayon sa Regional Home for Girls and we have the center head ng Regional Home for Girls, si Madam Emelita C. Bolivar. Yan. And sa lahat po ng mga nagtatanong, ano ba ang Home for Girls? This is the opportunity na malaman ninyo kung ano man ang meron dito. At syempre, galing sa kanya mismo ang center head, si Madam Emelita Bolivar. Yes, magandang araw sa inyong lahat. Hello everyone! Salamat sa pagkakataong ito na binigyan kami ng ganitong oportunidad. Of course, no? Ng aking magiting na kaibigan, si Ma'am Peng. Actually, matagal na namin itong nagsusupport dito sa Regional Home for Girls. So, ang concern natin is maintindihan nyo ano ba ang Regional Home for Girls. Actually, there are 16 Regional Home for Girls all over the Philippines. Lahat po ng regions natin merong Regional Home for Girls. Yung iba, Regional or rather Home for Women and Girls. Sa amin, dito sa atin sa Region 3, nakahiwalay ang Home for Women, no? And then, itong ating Regional Home for Girls for Region 3 ay situated po dito sa Palayan City, sa Singgalang, Palayan City. At ang ating Regional Home for Girls dito po sa Region 3 ay itinatag noong 1998 siya. October 1998. Ang aming secretary noon ay si secretary or rather si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Siya din yung secretary ng DSWD noon. At siya yung nag-inaugurate na to. Itong Home for Girls ay bali 24 years na. Ito po yung nag-cater or tumutulong sa mga batang biktima, babae. No? Batang babae na biktima ng iba't ibang uri ng pang-abuso. Katulad ng rape, no? Both incest or mga non-relative cases natin, physical abuse, those who are victims of involuntary prostitution. Ang tawag natin ngayon sa kanila ay mga osaik. Yung mga osaik din natin nga pala, yung pag sinabi natin osaik, ito yung mga kabataan natin na nagiging biktima ng pang-aabuso through online, yung online sexual exploitation. Marami tayong ganyan ng mga kaso ng mga kabataan as young as months old. Meron tayong mga cases na tinutulungan na ganyan. At ang masakit ay talagang sariling pamilya, actually, yung mga perpetrators dito, no? And then yung ating mga children at risk na sinasabi, marami tayong kabataan actually na naliligo ng lenders. Kung tawag natin mga pasaway, sa kali lang, kung ano-ano yung ginagawa, ang problema, napakataas ng risk, no, na pwede silang mapahama, kaya nire-rescue yan, dinadala dito sa ating residential facility. So, gano'n sila katagal na nag-i-stay? Meron po kaming standard eh. At least within 6 months period upon admission, ay matulungan na namin sila na ma-rehabilitate, ma-restore ang kanilang social functioning, at ma-develop yung kanilang mga kapasidad para magkaroon ng mga life skills, no, na kailangan natin sa buhay natin para maging mas matalino, mas maalam sa buhay na itong mga kabataan na to. Pero dahil po sa mga pagkakataon, like for example, kung merong mga court cases ito, lalo na yung mga biktima ng pang-abuso, ay inaabot po sila ng 1 year, 2 years, no? Dahilan sa binabalik namin sila sa familia nila kung sino yung ma-identify, kasi hindi naman ngunit anak mo sa kanya na mapupunta uli, depende po yan. Kung hindi pa yung kapabilidad ng magulang ay hindi pa po maayos, lalo na kung unsupportive sila dun sa kaso, no? Kung saan nag-file ng case against the perpetrator yung mga bata, hindi nila ito sinusuportahan, so definitely hindi namin muna sila ibibigay doon until such time na matapos yung kanilang yung proceeding ng kanilang kaso in court, no. Once na naka-testify na sila ng buo
hihingi namin sa korte ang permiso para iuwi yung mga bata, no? Madispense na yung presence nila in court. So, this is the time na naiuwi namin yung mga bata. Actually, hindi rin ganun kadali yung ibang pag-uwi nila dahilan sa may mga problema na makikita ng social worker sa labas, no, na community. Pag sinabi natin labas, community social workers, kung saan kami nakikipag-ugnayan, na hindi pa handa yung mga pamilya, yung magulang, para kuhanin muli yung kanilang mga anak. And therefore, yung mga community social workers, tutulungan ng pamilya para maging handa. Ano yung handa dito? Kasi kailangan po yung pagbumalik sa kanila yung mga anak nila, hindi na maulit yung pang-aabuso. So, yung safety, tinitignan dyan, yung kanilang kapabilidad bilang magulang para magbigay ng tamang gabay, tamang kalinga, ay bahagi po yun ng pagtulong kasi holistic yung approach natin. Pati ang community po, nakikipag-ugnayan din tayo sa community para talagang masiguro natin na sa pagbalik ng mga bata, no, sa komunidad, kaya talagang wala na, hindi na sila magre-relax or hindi na mauulit yung kanilang naranasan na pangarap. So, yan po yung kabuuan. Actually, ang Regional Home for Girls ay dito sa atin, meron kaming 45, no? Mga empleyado. Meron tayong social workers, may psychologists, at yung mga house parents, no? Na kasama lagi ng mga. Yeah, what about our clients, Head? Ano ngayon? Ilan ngayon ang mga tinutulungan natin, mga kliyente natin ngayon? Sa ngayon, at this time, December 16, no? Meron tayong 68 na mga bata. Meron tatlong parating, no? So, before the year ends, more than 70 tayo. Pero the whole year ay, as of today actually, ang na-serve na natin is 119 na pala. So, uuwi sila, and then mag-a-admit tayo, At paano matutulungan ng mga tao ang Regional Home for Girls? Yeah, we know there is support from the government, pero alam natin na kinakailangan ng tulong. Head, ikaw na ang magsabi. Correct. Salamat, salamat po kasi talagang ito yung napakagandang pagkakataon para kami manawagan ng suporta, ng tulong mula sa inyo, sa lahat. Totoo po yun, nabanggit na ito po ay DSWD Run Residential Care Facility. Pero dahil sa dami ng pangangailangan ng mga bata, yung nakalaang pondo ay hindi sapat, no? Actually, yung mga for repairs namin, napakadami dyan, pero kulang. Eh, hindi na po, yung huwag na po muna yung repairs kasi pinaka-importante sa amin yung pangangailangan ng mga bata, no? Talagang super need namin po ang inyong mga suporta. Pwede kayong pumunta dito, makipagkwentuhan sa mga bata na somehow, gustong-gusti nila yon para maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila and they belong somehow, no? Kasi minsan hindi nila nararamdaman sa sarili ng pamilya. Pangalawa, yung mga activities na pwede nyo gawin. Kahit magpalaro lang kayo, no? Sobrang saya na ng mga bata dyan. Of course, yung inyong mga material support, kailangan po namin yun. No? Kahit na magdala kayo dito ng mga sabon, toothpaste, no? What else? Yung mga hygiene kit or hygiene needs ng mga bata, damit, yung mga yan, ano. Marami po, actually, pati mga school supplies, nag-aaral po ang mga bata habang alilito sila. Yung iba, through alternative learning system natin, at yung iba naman, nasa formal school, pumupunta sila sa eskwelahan, hatid sundo, at merong talagang nakabantay ng mga house parents sa eskwelahan upang maiwasan yung re-victimization ng bata. Yeah, so we call them house parents. Yes, pala. House parents ang tawag natin. Dun sa talagang diretsyang kasama ng mga bata 24 hours a day. 24/7 actually. Nakabukas po itong opisina na to. And meron na po 3 shift bali yung ating mga house parents. 8 hours a day work lang din naman sila.
ang malungkot lang, lima lang kami dito na permanent ang posisyon. The rest ay puro mga, sa government, may tinatawag kami ng mga cost service workers, no, na yearly ay nire-renew yung kanilang contract. No? Ang panalangin namin, at ito naman yung nararapat para sa mga manggagawa, yung magkaroon ng permanenting posisyon, no, para naman meron silang mga benepisyo na tanggapin, lalo na tatanda yung nagtatrabaho. Pag nag-retire, wala man lang benepisyo, kahit singkong duling. Kaya yun ang panawagan ko sa aming presidente, mahal na presidente namin, BBM, no? Nawa, kasi narinig namin sa iyong 100 days na report noon na bibigyang pansin ng mga residential care facilities. Siguro po, isang dapat na bibigyang pansin ay yung posisyon, no? Yung magkaroon ng permanente, regular positions. Lahat ng mga empleyado actually, no? Na nagtatrabaho sa DSWD. Naku, malaking bagay. In general. Yeah. But of course, priority ko ang mga residential care facilities, no? Dahil ang tagal na eh. The residential facilities has been in existence na siya for more than 30 years, may 40 years, iba 50 years. Pero kung konti ang mga permanent position po. Ito po yung kahiling-hilingan namin. May mga nag-retire na nga na cost of service, so wala silang retirement benefit. Nakakaawa. Yeah, and head, ibibigay ko ngayon mula sa Canada kay Ma'am Mylene. Canada, yeah, 2,511 pesos. Ayan, pakibilang po. ilalagay din natin yung kanyang pangalan. Ito po ay magagamit nila. Actually, malapit na ang Pasko. Pwede po nila itong magamit. May hiling kasi sila na pagkain na gusto nilang kainin sa Christmas at saka sa New Year. Madadagdag po ito doon, no? Itong 2,001... 2,000, 100, 200, 300, 400, 500, 2,511 pesos. Ayan. Galing kay Ma'am Mylene, isusulat din natin yung kanyang pangalan doon. And katulad ng sinabi ko mga kaibigan, you may direct, no, yung tulong sa Home for Girls o kaya naman sa ating YouTube channel, Folfe YouTube channel. At ito yung napakagandang pagkakataon na makatulong tayo, no? Share our blessings, especially dito sa Regional Home for Girls. Ngayon, kasalukuyan sila nagkakaroon ng konting kasiyahan, but of course, kailangan nila ng suporta. So, message muli sa ating head ng Regional Home for Girls, si Madam Emelita Bolivar. Madam, maraming salamat, Madam Fe. And ito yung palagi ko pong panalangin sa Panginoon. No? Kasi since na naging center head ako nitong residential care facility, nakita ko kung gaano kalalim yung pagtatrabaho dito. At gaano kaka-need, no, nung mga bata dito yung kanilang mga pangangailangan ay matugunan namin. Kaya lagi kong panalangin sa Panginoon, Lord, hindi ko kilala yung mga tao na pwede mong gamitin para maging daluyan ng biyaya para sa mga bata, no? Yun. Hindi ko po kayo kilala, but I know, no, God will speak to you, will touch your heart, no? And sabi nga po ni Madam Fe, pwedeng sa YouTube channel niya, no? Or pwede rin naman dito. Para mas gusto ko siguro sa YouTube channel na lang para at least makilala talaga sino yung mga pwedeng magkaloob, no, ng tulong. Isang napakalaking opportunity ito kasi pwedeng worldwide to eh, di ba? Yes. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin dyan sa ibang bansa na makakapanood nitong episode na to. Hinihingi ko po ang tulong ninyo. Kahit siguro retired na ako, ano? Malapit na rin ako mag-retire. Sabi ko nga, kailangan talagang ipagpatuloy. Actually, nangarap ako noon na pumunta ng ibang bansa. Sabi ko, i-organize ko yung mga kababayan doon sa ibang bansa na yon para mag-adapt, no?
ng mga bata dito na pwedeng tulungan. Parang hindi naman mag-adapt legally or what, kumbaga parang maging ano lang, susuportahan, no? Talagang, sabi ko nga, kahit saan ako mapunta, palaging number one sa isipan ko. Hindi na pamilya yung iniisip ko, eh, kung hindi yung itong mas malaking pamilya, no, na nangangailangan ng mga tulong. Thank you, Head, at maraming salamat. So, sa mga YouTubers, and of course, lahat po ng mga makakapanood nito, again, pwede pong diretso kay dito sa center, sa Regional Home for Girls, o kaya dito sa ating YouTube channel. At makakaasa po kayo na makakarating dito mismo yung inyong tulong. Thank you so much. Yes, bye! Yes, don't forget everyone to subscribe, and yung notification bell, please click. Bye!